ang Pilipinas ang pangalawang pinakamalaking producer ng mga produktong may kinalaman sa buko sa buong mundo, kasunod ng bansang Indonesia. Nag-e-export din ang Pilipinas sa pandaigdigang merkado ng mga produktong non-coconut food tulad ng pinulbos na baon ng buko na ginagamit bilang pandikit at panghulma, virgin coconut oil, hydrogenated coconut oil, cocoa handicrafts, at maging balat nito ay napapakinabangan at naibibenta. Sa makatuwid, sa Pilipinas, hindi nakagugulat na ang nyog ay pangunahing sangkap sa iba't ibang pagkain. Gayon din ay malawakang ginagamit sa lutuing Pilipino, mula sa mga pampagana o appetizer, mga ulam, hanggang sa mga panghimagas. Isa na marahil na ipagmamalaki nating mga Pilipino ang buko pie na kadalasang ipinampapasalubong sa ating pamilya at mga kaibigan kung tayo ay mababalitaang nagbakasyon o nagtungo sa parteng Cavite, Laguna o kaya naman Batangas. At ang isa nga sa matagal na at kilalang tindahan ng buko pie ay ang KWENTONG's Buko Pie at Pasalubong. Sa bidyong ito, ating pagkwentuhan kung paano nga ba nagsimula ang KWENTONG's Buko Pie at Pasalubong bilang isa sa kilalang pasalubong store sa Pilipinas. Pero syempre, bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Habang may buhay ay may pag-asa, huwag tayong makalilimot na tumawag sa ating Panginoon dahil nandyan siya upang tayo ay kanyang tulungan. Ito ang payo ni Ginoong Plaridel de la Cruz o kilala sa tawag na Ed, ang taong nasa likod ng paborito nating KWENTONG's Buko Pie sa kanyang kapwa Pinoy na humaharap sa pagsubok. Bago pa man maitayo ni Plaridel ang ngayon kilala nating tindahan ng pasalubong, naranasan ni Ed at ng asawa nito na mabilanggo noong panahon ng batas militar sa Pilipinas dahil sa aktivismo. Hindi ito naging hadlang kay Ed upang magsimula ulit sa buhay nang ito ay makalaya. Sinikap nitong tumayo sa sariling mga paa sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang maliit na negosyo. Madalas na bumibisita si Ed sa Los Baños dahil ang kanyang anak na si KWENTONG ay nag-aaral noon ng high school sa UP Los Baños. Nakita ni Ed ang popularidad ng buko pie sa lugar ng Los Baños bilang pampasalubong ng mga turistang nagtutungo dito. Ito ang nagbukas ng ideya kay Ed na magnegosyo ng buko pie. Sa halagang 5,000 bilang kapital, itinayo ni Ed sa tulong ng kanyang may bahay ang KWENTONG's Buko Pie sa San Pablo, Laguna noong 1989. Isinunod nila ang pangalan ng itinayong tindahan sa pangalan ng kanilang anak na si KWENTONG. Noong nagsisimula, nakapagbebenta lamang ng nasa 20 kahon ng buko pie ang KWENTONG's. Naging aktibo at tinutukang mabuti ni Ed ang kanyang itinayong negosyo. Mula sa paggawa ng buko pie hanggang sa pagbebenta nito ay sinisigurado ni Ed na kanya itong napapamahalaan ng maayos. Dahil sa dedikasyon at pagsusumikap ni Ed ay unti-unting lumago ang KWENTONG's Buko Pie. Ang dating benta na 20 kahon bawat araw ay naging 200 kahon. At dahil sa mataas na demand at lumalagong benta, nagtayo na rin ang KWENTONG's ng iba pang sangay nito.
Alam nyo ba, mga katanong, na marami ang benepisyong dulot ng pagkain ng buko? Una, ito ay may mataas na sustansya. Ang buko ay may sangkap na manganese na mabuti sa kalusugan ng buto at metabolismo. Mayaman din ang buko sa copper at iron na nakatutulong naman sa pagbuo ng pulang selula ng dugo. Ikalawa, ito ay naglalaman ng antioxidant. Ang mga antioxidant na ito ay nakatutulong upang maprotektahan ang ating mga selula mula sa pagkasira nito. Ikatlo, ito ay mabuti sa ating puso. Ah, sarap! Ah, sarap! Ah, sarap! Ah, sarap! Natuklasan sa mga pag-aaral na ang mga taong nakatira sa mga isla ng Polynesia, isang tropical na lugar kung saan maraming puno ng buko at madalas kumain ng laman ng buko ang mga taong naninirahan dito, ay may mas mababang naitalang kaso ng sakit sa puso kumpara sa mga sumusunod sa Western diet. Ika-apat, mainam itong pangontrol ng blood sugar. Ang buko ay mababa sa carbohydrates at mataas naman sa fiber at fat. Kaya't maaari itong makatulong na kontrolin ang asukal sa inyong dugo. Sa kasalukuyan, makabibili ka na rin ng iba pang klase ng pasalubong sa COLETTE'S gaya ng pineapple pie, mango pie, cassava cake, at iba't ibang klase ng pastries. Sinisigurado rin ng kumpanya na dekalidad at dumaan sa masusing inspeksyon ang bawat produkto bago ito maibenta sa merkado. Dumadaan ito sa masusing inspeksyon at quality control para sa kaligtasan ng mga customer nito. Hindi rin binago ng COLETTE'S ang lasa ng kanilang buko pie. Ayon nga kay Ginoong Ed De La Cruz, ay hindi nito binago ang timpla. Nananatili pa rin ang lasa nito mula noon hanggang sa ngayon. At katulad nga ng kanyang buko pie, nananatili pa rin hands-on si Ginoong Ed sa kanyang negosyo. Ang COLETTE'S buko pie at pasalubong ay patuloy na lumalawak sa iba pang lalawigan upang matugunan ang pagnanasa ng mga customer para sa isang maaasahang mapagkukuhanan ng mga pasalubong item. COLETTE'S buko pie at pasalubong. Ipinaalala din sa atin na ang pagsubok ay sadyang bahagi lamang ng ating buhay. Magsumikap ang lubos at ang pinakamahalaga ay huwag makalilimot na tumawag sa ating Panginoong Diyos. Kung nagustuhan ninyo ang video, mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video, mga katanong, maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman ito humantong.